Nasira ang submersible, so ito po ang naging zira niya. Naputol yung wire, nag-shorted, nagdikit, ayan, sunog, so putol. So baklasin na natin gamit tayo ng Phillips screw, and then luwagan natin, tanggalin natin yung mismong screw. Tatanggalin yung bracket at tatanggalin din yung goma. Then makikita natin yung pagkaputol, ayan. Sunog na rin at talagang putol siya kasi nag-shorted na. Dahil wala tayong tools, gumamit ako ng nail cutter dyan. Wala akong proper tools na dala, kaya ang ginamit ko muna yung nail cutter. At ayan, kinat ko muna. Then ayun, binalatan ko na yung mga wire. So tatlong wire po yung makikita nyo dyan. Ground, line 1, saka line 2. So inuuna ko muna pagtugtungin yung ground, which is yellow-green siya. Ayan, tinipang ko na siya. Ang isusunod ko naman dyan yung line 1, which is yung kulay brown. Then ayan, lalagyan ko na ng tape yung line 1. Susunod ko naman yung pinakulay, yung kulay blue, which is line 2. Ayan, babalatan ko muna yan. Then sinunod ko na yung line 2, yung kulay blue. Ayan, tapos lalagyan ko na rin ng tape. Then ibabalot ko yung dati niyang balot dyan. Titapean ko na rin para sure ball na walang papasok na tubig sa wire, para hindi ulit mag-grounded. I-sure ball lang natin na maraming tape para sure ball na wala rin papasok na tubig, at para hindi ulit mangyari yung grounded. Then sunod, binalik ko na yung goma. Then sinunod ko yung bracket. Tapos nalagyan ko na rin ng screw. Tapos ginamitan ko ng Phillips screw. Pagkatapos nyan, chinek ko yung capacitor niya. Low ba na rin, so wala na rin yan, papalitan na rin yan ng buo. Pagtetest naman yan, kung 15 microfarad yan, pag umabot yan ng 7 pababa, ibig sabihin sira na talaga siya. So ito yung existing. Ito good pa capacitor nito, pinacheck ko rin to sa technician, so nasa 17 pataas siya. 15 talaga rating niya, pero mas okay yung tumataas talaga ng 15 pataas. So dito, hinakabit ko na yung capacitor. Then ayan, pinalitan ko na yung wire. Tapos yung isang linya, tinip ko na rin para sure ball. Then sinunod ko na yung isang linya. Ayan, kinabit ko na rin. Pinutol ko yung wire, tapos pinagdugtong ko. Then tinip ko na rin. And then napansin ko, natanggal yung ground niya. So kinabit ko ulit yung ground niya, which is nakascrew lang naman. So in-screw ko gamit sa Phillips screw. Then ibubuhin ko na siya ulit. So ang diskarte ko sa pagbabalik nito, pipihitin ko muna ng kamay yung apat na tornilyo na yan. Then susunod ko, unahin ko muna yung higpit na dyan, yung magkatapat na tornilyo. So higpitin muna natin tong isa, tapos yung tapat niya higpitan din natin. Then dapat sabay yan, ganun din sa kabilang side na dalawa. Then ayan, higpitan ko na yung pangatlong tornilyo. Tapos susunod na higpitan ko dyan yung katapat niyang pang-apat. So testingin na natin, isang check na natin yan. Alright! Hindi pa ako nakontento dyan, tinesting ko sa may tubig at nilagyan ko ng tubo. Testingin na natin yan. Taas lang natin float switch. At maglinis na tayo.